Hi everyone, welcome to Sudatech Reviews. Yung nakikita niyo yung box ngayon guys ay obviously galing sa Lazada. At lahat ng items na nandito ngayon ay yung mga items na nagustuhan ko. So unbox natin to. Okay, before tayo mag-start guys, i-mark nyo na sa mga calendar nyo ang mega sale ng Lazada. Kasi napakadaming items doon guys ang pwede ninyo mabili ng up to 90% off kasama na yung mga items na makikita natin sa box na to. At lahat ng items guys na makikita natin dito, nandiyan yung link sa description sa baba. I-click nyo na lang guys para dumiretso na kayo sa item na yun kung ito yung mga gusto nyong bilhin sa mega sale ng Lazada. Okay, so start natin guys. Buksan natin to. Okay, so yung unang item guys na nakikita natin ngayon dito sa box, yung pinakamalaki ay itong Bluejo e-monitor. At ito yung Bluetooth headphones nila. So tingnan natin ngayon. Parating pa lang guys yung full review ng Bluetooth headphones na to dito sa channel. So abangan nyo na lang din. So ito yan guys. Kulay itim siya pero meron pa yung ibang color. Meron ding pula na ako mas prefer ko talaga yung black tsaka red. Pero kung gusto nyo ng pure black, ayan. Ito yung itsura niya. So tingnan lang natin. Unbox lang natin to para makita nyo yung mismong item. So ayan. So pag bukas natin, merong manual syempre. Nandyan yung USB to USB Type-C cable at saka yung mismong headphones. Okay, so abangan nyo na lang guys yung full review ng item na to dito sa channel natin. So ito yung isa sa mga item na pwede nating mabili sa mega sale ng Lazada kung gusto natin na headphones. At ako naman, sa experience ko sa Bluejo guys, maganda yung mga headphones nila, maganda yung tunog, maganda yung battery life, at saka durable naman. Matibay naman yung product sila, so hindi kayo talo guys kung Bluejo yung bibili ninyong headphones. Okay, so tabi ko muna to, tingnan pa natin yung ibang items. So meron pa tayong tatlong box dito, so ito yung una. So meron tayong Behringer 10,000 mAh na dual port power bank. So open natin to, tingnan natin itsura. So ito yung mismong power bank. Tanggalin natin sa plastic. Medyo nahihirap pa mag-focus yung camera natin. So ayan, Behringer branding, tapos LED indicator dito sa taas kung ilang percent na lang yung natitira dito sa power bank. Power button, tapos ito yung mga ports niya, dalawang USB ports tsaka micro USB port kung gusto natin i-charge itong power bank. Texture, hindi siya glossy, so okay sa akin yun kasi hindi siya fingerprint magnet at hindi dumihin kumpara dun sa mga glossy na power bank ngayon. At yung maximum output ng power bank na to guys ay 10 watts. Ang susunod ay itong Anker micro USB cable. Yes guys, konti na lang naman na yung phone sa ngayon na gumagamit ng micro USB cable. Pero meron pa rin mga items na nangangailangan ng micro USB cable. So anong difference yung cable na to? So makikita nyo naman dyan sa box. Siya yung world's fastest and most durable cable. So hindi ito madaling masisira guys. 3 feet yung haba niya guys. At meron siyang 18 months na warranty. So tingnan lang natin itsura nito para magka-idea tayo. Okay, so atakin lang natin to. Okay, so ito na siya guys. Merong Anker branding dito, tapos merong pang cable management dito, strap yan. At patikas talaga siya guys, makapal. So talagang naniniwala ako na hindi ito madaling masira. Okay, so yan yung Anker micro USB cable. So tabi muna natin. At yung panghuli dito sa box natin ay itong JBL Tune 210. Ayan itsura niya. To be honest sa inyo guys, hindi pa ako nakagamit ng kahit anong JBL products. Kahit speaker or earphones or headphones. So, ito yung first time ko na makakagamit ng JBL na earphones. Pero sa history ng JBL, wala silang patapong product. Alam niyo yun guys, lahat ng gagawin nilang products talaga. At lahat ng nagawa nilang products, speaker man yan, headphones or earphones, high quality talaga. So, yun din naasahan natin sa earphones na to. Okay, so pupulang natin to para makuha natin yung earphones. Okay, dito man tayo sa likod guys. So meron siyang pouch dito, protective pouch. So kung hindi natin gagamitin yung earphones, dito natin nilalagay. At ito yung pinakaunang earphones na na-unbox ko guys. O nabili ko sa Lazada o kahit saan pa man na merong protective pouch. Wired ha, wired yung pinag-uusapan natin. So magandang add-on to guys kasi yung mga earphones na kadalasan nabibili natin, mga kulay puti, madaling madumihan. So at least meron tayong mapaglalagyan agad. Pero merong laman to guys. Andito yung kanyang documentation, warranty card, tsaka yung user manual. Okay, so ito na yung mismong earphones guys. Medyo mahirap pa lang tayo focus to sa camera pero tatry ko. So ito itsura niya, yan. So
So maganda yung kulay niya, premium, hindi siya mukhang cheap na earphones. So tapos meron JBL branding dito. Okay, tapos guys, meron siyang controller dito. Ayan. So isang button lang papansin niyo, tapos merong microphone dito. So itong button guys, isang pindot para sa play pause, tsaka pag-answer, tsaka pag-end ng call. Dalawang pindot para sa next track, at tsaka tatlong pindot para naman sa previous track. Kaya sobrang useful nito kung sakali na gagamitin natin sa pag-travel. Hindi natin kailangan ilabas yung phone natin, lalo na sa mga panahon ngayon guys, na napakadelikadong ilabas yung phone sa public. Okay, so ito yung JBL Tune 210. Okay, hindi pa tayo tapos guys. Meron pa tayong isang item na gustong i-unbox na mabibili pa rin natin, syempre sa Lazada, lalo na doon sa September 9 mega sale nila. At ito yon para sa mga mahilig mag-video, okay? Ito yung kanilang Wow Fiesta Mini na merong free microphone. So, tingnan natin itsura niya. Okay, so natanggal ko na yung plastic guys. Ito yung isa sa mga high-tech na video, okay guys, na pwede natin mabili sa Lazada. At papakita ko sa inyo ngayon kung bakit. So, tingnan natin yung likod. Okay, so isisayin natin guys yung specs niya. So number one, meron siyang built-in English and OPM licensed songs. So hindi na natin kailangan ng CD or DVD para ma-load yung mga video okay songs dito mismo sa Wow Fiesta Mini. Tapos meron siyang 1080p full HD output. Kasi yung mga background usually ng mga video okay ngayon guys, mababa lang resolution kaya minsan malabo. Pero ito 1080p. Tapos car friendly siya kasi nga compact lang talaga siya guys, maliit lang. So para dun sa mga nag-grab or nag-UV Express, kung gusto nilang lagyan, kung sakali lang naman gusto nilang lagyan ng video okay yung mga monitor nila sa harap, ayan, ito yung pwedeng nilang i-consider bilhin. Or sa atin na gusto lang magkaroon talaga ng video okay sa mga kotse natin, magandang option to guys kasi maliit lang yung footprint niya, maliit lang talaga yung design niya. So hindi siya sagabal sa kotse natin. Tapos sunod, meron siyang multimedia player. So pwedeng mag-play dito hindi lang ng video okay songs guys. Kasi pwede rin tayo mag-play ng movies at saka ng kahit anong music. So supported niya AVI, MKV, MPEG, DAT, FLV at marami pang iba. Siyempre MP3 din. Tapos ang maganda dito guys, kung bakit ko nasabi na isa to sa pinaka high-tech na video okay machine na nakita ko. Kasi pwede tayong mag-load guys ng mga bagong kanta dito sa video okay na magagamit natin sa pag-video okay natin. So meron siyang song loader app na tinatawag guys. Ang gagamitin lang natin ay yung Windows PC natin, nalagay natin sa USB, tapos ilo-load natin dito sa Wow Mini Fiesta. Ganun lang kasimple. At kung gusto nating mapili yung mga video okay songs na gusto nating i-load dito sa Wow Mini Fiesta, pwede tayong pumunta dun sa YouTube channel ng Wow Fiesta. Ito yung keyword niya. Tapos, i-download natin mga kanta doon, ilagay natin sa USB, tapos ilagay natin sa computer natin, i-load natin yung song loader app, tapos i-load natin dito. Ganun lang kasimple. Okay, so unbox natin para makita natin itsura. Okay, so una natin makita guys sa yung mismong Wow Mini Fiesta. Sabi ko sa inyo guys, maliit lang talaga siya. Ayan. Para lang siyang i-BCB yung TV box. Okay. Tapos, remote. Ito yung remote niya. Ayan. Tapos meron ako nakikita dito guys sa gilid niya. Meron siyang kasamang free na thumb drive o USB drive na 8GB. So ito na mismo yung pwede natin gamitin sa pag-load ng mga bagong kanta dito sa Wow Mini Fiesta. Iba pang laman ng box, nandito yung kanyang adapter. At syempre yung kanyang 5 meters na microphone. At nandito guys yung mga cables niya para sa connection, tapos yung user manual, at meron siyang kasamang AAA battery para doon sa ating remote. So dito guys, nagkatapos yung unboxing natin ng ilan sa mga products na pwede nating mabili sa mega sale ng Lazada. Actually, kahit hindi naman sale, mabibili pa rin natin to sa Lazada. Pero good to know, up to 90% off guys yung mga items sa Lazada, kasama na lahat ng mga items na na-unbox natin ngayon. So yun guys, maraming salamat sa panonood. Ulitin ko guys, nandyan sa description sa baba lahat ng link ng mga product na nakita natin dito. So kung sakaling meron kayo nagustuhan dito, i-click nyo na lang yung link dyan sa description sa baba. At para sa full list ng mga items, nandyan din yung link sa description sa baba. So lahat ng link dyan guys, napaka-useful, i-click nyo na lang. Okay, maraming salamat sa panonood guys. Para sa samat-saring unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.